Hello, ating mga ka-reels. Tayo ay magluluto ng pinakbit. Ayan, may patani. Sitaw. Ayan, may sitaw, may talong, may apalaya. Ayan yung ano, pakbit na Ilocos. Ayan, may ano, pal lang sa amin ang tawag dyan. Ayan, lalagyan ko ng... May dalawang kamatis kasi mahal pa, may okra pa yan, may ampalaya. Oh, ayan. Tayo ay yan na yung kumpletong gulay na ating lulutuin. Una sa lahat, lilinisin natin ating huhugasan. Ayan, huhugasan natin siya. Para naman malinis, ayan, yung patani. Yung patani na yan, kinuha lang namin dyan sa ano, sa gilid-gilid ng aming mga kabahayan. So, ayan na yan, kompleto. So, okay, ilalagay na natin sa kaldero. Ayan. May ampalaya, may okra, may sitaw, may patani. Ayan, kompleto na. Yan pa lang ang available na pang pakbit dito sa Ilocos. So, ayan. Ang aking lulutuin ngayong araw na gulay. So, ilalagay na yung kamatis. Ayan, yung kamatis. Tatlo lang yan, dalawa lang yan. Tapos, dadagdagan ko na ng tomato sauce. O, ayan. Isang maliit na pouch lang naman yan ang lalagay ko. Ayan. Tapos, yung masalap na bagoong. Ayan. Hindi masyadong maalat yan kasi ano na yan eh. O, may tubig na. Hindi yung purong-puro talaga. So, ayan. Konting tubig para dagdag ng ano, pagkaluto ng gulay. Ayan, ilalagay na natin doon sa ayan na, kumukulo na siya. Kumukulo-kulo-kulo na siya. Ayan. Yan, gustong-gusto kong nagluluto sa na kahoy. Ayan na yung luto na. O, ayan. Ang pinakbet ni Manang Biday na masarap. Hindi ko yan linagyan ng ano, ng karne or isda. Basta plain lang siya. Plain lang siya na ganyan kasi may partner naman na siyang adobo. So, ayan na siya. So, thank you sa lahat ng nagpapalo sa akin. Bye-bye.